Hello po mga kamalikmata. Bago po natin simulan ang mga kwento, ito na po ang mechanics para sa pag-games po natin. Pasensya na po kung medyo na-delay po yung pag-games natin ah. Pero sisimulan na po natin ito bukas. Bale, madali lang naman po ang gagawin natin. Sa kada kwentong i-upload ko, sa dulo po nun ay meron akong katanungan. Makukuha po ninyo ang tamang sagot doon sa mismong kwento. Kaya make sure na mapakinggan nyo po ito ng buo, simula umpisa hanggang dulo. Kasi hindi po natin alam kung saan manggagaling yung tanong, di ba? So yun, ganun lang po siya kadali. Bale, kung sino po ang unang mag-comment ng tamang sagot, ay siya po ang mananalo ng 100 GCash. Pero, every Saturday ko po i-announce kung sino ang mga nanalo. Bale, sa upload po nating kwento sa Saturday, sa dulo po nun i-announce ko kung sino po yung mga nanalo ng 100 GCash. Take note po, isang tao lang po ang pwedeng manalo ng 100 GCash every week. So kung sa tingin mo magaling ka, lagi kang nauunang makasagot at laging tama po yung nasasagot nyo, eh isang beses ka lang po pwedeng manalo. So kunyari po Monday, nag-upload po tayo ng kwento, then ikaw po yung unang nakasagot ng tama, ikaw na po yung panalo ng Monday na yon. Tapos sumunod na upload natin Tuesday, nakita ko ikaw pa rin yung unang nakasagot ng tama, bale ibibigay ko na po yon sa sumunod po sa yung nakasagot ng tama. Gets po ba? Kasi nanalo na po kayo ng Monday. Give chance to other, ika nga nila, diba? Pero every week po ay pwede po kayong manalo ng 100 GCash. Halimbawa po, ngayong week, nanalo na kayo. The next week, marereset po yun. Pwede po kayo ulit sumagot at pwede rin po ulit kayong manalo ng 100 GCash. Bale, every week po, pwede po kayong manalo. Kaya abang-abang lang po kayo sa mga i-upload nating mga kwento. Take note po, tuwing 9:30 ng umaga po ako nag-a-upload. Kaya abangan nyo na po bago mag 9:30. Para pagka-upload ko po ng video ng 9:30, eh mapakinggan nyo na po agad. At mauna po kayo makapag-comment ng tamang sagot. Ganun lang po kadali mga kamalikmata. Sana po ay nag-gets po ninyo. Tanong lang po kayo sa comment section kung may mga hindi po kayo nag-gets. Sasagutin ko po yan. Ayun lang po. Maraming salamat. And simulan na po natin ang mga kwento. Hi po Sir Van. Ako po si May, isang nurse. At katulad po ng mga napapakinggan kong karanasan sa channel nyo, ay may ibabahagi din ako. Isang nakakakilabot na karanasan na ni sa hinagap ay hindi ko inisip na mararanasan ko. Akala ko noon ay sa mga palabas lang sa telebisyon ko makikita ang mga ganitong uri ng nilalang. Marami ang nagsasabi noon na yung area daw na pinagdudutihan ko ay haunted. Madalas daw ay may nakikitang multo dito ang iilang pasyente at mga kapwa ko nurses. Kaya ako konti lang doon ang nagnanais ma-assign. At dahil hindi naman ako mapaniwalain sa mga ganyang bagay, ay dead ma lang ako. Alam ko sa sarili ko noon na kakaiba talaga ang ambience sa parting yon. Sobrang tahimik at lakas maka-iri ni Bea Alonzo. Kaya nga kapag nasa nurse station ako, ay palaging nakasalpak yung headset sa tenga ko. Pero hindi pala talaga sa lahat ng oras ay kaya kong baliwalain ang mga nararamdaman ko. Katulad na lang ng minsang mag-rounds ako. Mag-isa lang ako noon sa hallway. Pero may naririnig akong mga yabag na parang nakasunod sa akin. Minsan naman ay bigla na lang pabagsak na sasara yung pintuan ng pinapasukan kong silid. Akala ko nga nung una ay tinatakot lang ako ng mga kasamahan ko dahil ayaw ko daw kasi maniwala. Pero nung minsang nagbanyo ako at palabas na ako, ay may tumawag sa pangalan ko. Garalgal ang boses nito na parang galing sa pag-iyak. Nilingon ko to at hinanap kung saan cubicle nang gagaling yung boses. Pero nabuksan ko na lahat ay wala akong nakitang tao sa loob. Mag-isa lang ako na nando na ikinamanhid ng ulo ko. Aalis na sana ako noon nang marinig ko na namang tinatawag ang pangalan ko. Medyo mabalasik na ang boses ng tumatawag sa akin ng mga oras na yon. Kaya dali-dali na akong umalis. Hindi na ako noon lumingon pa at patakbo kong tinungo ang nurse station. Nagtaka pa ang kasama kong nandon kung bakit hinihingal daw ako.
Namumutla pa daw ako na parang nakakita ng multo. Pero hindi ko ito nakita, kundi narinig lang. Napahinga ako noon ng malalim at tinatak sa utak ko na hinding-hindi na ako magsi-CR doon ng mag-isa. Katulad ng nakaugalian ko noon, ay naglagay lang ako ng headset sa tenga ko para maibsan yung takot na nararamdaman ko. Hindi ko na malaya na napaidlip na pala ako noon. Nagisingan kong wala akong kasama noon dahil nag-rounds na yung kasamahan ko. Nagpasya na lang akong magtimpla noon ng kape. Nakatalikod ako noon sa counter namin. Pero naramdaman ko talagang may umihip sa bato ko. Kinilabutan ako noon dahil sa lamig ng hininga nito. Akala ko ay yung kasamahan ko na yon. Pero paglingon ko ay walang tao. Nagmamadali akong sumilip noon sa hallway kung may tao. At ganun na lang ang takot ko nang makita ang isang babaeng nakaitim na bestida. Palayo na ito sa kinaroroonan ko. Hindi ang damit nito ang nagbigay sa akin ng kilabot, kundi ang mabilis nitong paglalakad na parang nakalutang. Sinundan ko ito dahil lumiko na ito sa iswing ng ospital, pero hindi ko na ito nakita. Nang pabalik na ako sa nurse station noon, ay halos takasan ako ng dugo nang makita kong papunta na doon yung babaeng sinusundan ko. At kitang-kita ko talagang hindi nakalapat ang mga paa nito sa sahig. Hindi na ako nakabalik agad doon sa station namin. Kinuwento ko sa dating mga kasamahan ko ang mga nasaksihan ko at tinawanan lang nila ako. Ayaw ko pa daw kasi maniwala eh. Hanggang ngayon dito pa rin ako naka-duty at natuto na ako kung anong gagawin oras na magparamdam sila. Magdasal. Yan lang ang matibay kong sandata. Hello po sa inyo, Boss Van, at sa lahat ng nakikinig ng inyong channel. Tawagin nyo na lang po akong Jesse. May ibabahagi po sana ako sa inyo na maikling kwento tungkol sa karanasan ko noong nagsisales lady pa ako sa isang shopping center dito sa Maynila. Nangyari po ang karanasang ito sa isang bodega. Baguhan pa lang po ako noon at hindi ko pa gaanong kabisado ang mga items na i-display. Hindi ko din alam pa noon na may bodega palang nakatago sa isang parang kisame ng store. Hindi kasi ito mapapansin kung hindi lalapitan. Mga ikatlong araw ko siguro noon nang utusan akong kumuha ng item sa taas. Kailangan ko pang gumamit ng hagdan para makapasok doon. Akala ko noon ay gagapang ako sa taas. Hindi naman pala. Sakto ang taas ng bubong nito sa height ko. Kaso lang ang problema doon ay medyo madilim. May ilaw naman, kaso hindi gaanong kaliwanag. Kailangan ko pa nung magdala ng flashlight. Hindi ako noon nakaramdam ng takot sa multo o ano paman. Ang iniisip ko noon ay baka may daga akong makita. Isa yun sa pinakakinatatakutan ko. Pag-akyat ko noon sa taas, ay binuksan ko na ang ilaw doon. Medyo kumukurap-kurap pa nga ito. Kaya agad ko ding binuksan ang flashlight na dala ko. Nagulat pa ako noon nang may makita akong taong nakatalikod. Nakatayo ito malapit sa mga box ng sapatos. Kaya nagsabi ako sa kanya na kukuha lang ako ng 3 pares ng sapatos na iba-iba ang sizes. Nang muli akong tumingin sa kinaroroonan niya, ay wala na ito. Baka ako bumaba nang hindi ko napapansin. Saglit lang akong nalingat noon at hindi ko din narinig ang mga yabag nito. Pinagkibit-balikat ko na lang yon. At kinuha na ang pakay ko. Pagbaba ko, ay nakita ko na nga yung lalaki sa taas na nag-aayos na ng mga pantalon. Sumunod na araw noon, ay ganun ulit. Medyo nasanay na rin ako ng pag-aakyat doon at hindi na nanginginig ang mga tuhod ko. Pagdating ko sa taas, ay nag-ikot-ikot pa ako. Hindi ko kasi makita yung kukuhain ko. Tinawag ko pa yung isang kasamahan ko. At tinanong kung saan nakalagay. Pero wala talaga doon sa sinasabi niya. Kaya napilitan itong umakyat. At ganun na lang ang pagtataka ko noon. Dahil andoon lang naman ito sa sinasabi niyang lagayan. Pero nakailang ulit na ako ng halungkat doon ay hindi ko nakita. Pakiramdam ko tuloy ay medyo nainis ito sa akin. Kaya inayos ko na lang noon ang pinagawa na niya ng box. Maya-maya noon,
ay may narinig akong yabag, kaya inisip ko na may umakyat. Nang matapos na ako, ay hinanap ko pa noon kung sino ang umakyat. At nakita ko ulit yung kasama naming lalaki na nakatayo doon sa may mga box ng sapatos. Inisip ko na lang noon na baka doon talaga ito naglalagi pag break time nito. Kaya bumaba na ako noon. Pagbaba ko, ay agad akong sinalubong ng kasamahan ko. Kanina pa daw ako tinatawag ng supervisor namin. Tinanong pa ako nito kung kanina pa daw ba ako sa taas. Nakita daw kasi ako ng supervisor namin na lumabas ng store. Kaya tinawag ako nito. Pero hindi daw ako lumilingon. Doon na talaga nagtaasan ang balahibo ko sa katawan. Sinabi ko sa kanya na hindi pa ako lumalabas ng store at nasa bodega lang ako. Nagkatinginan sila noon. Akala pa nila ay nagsisinungaling ako. Sinabi kong itanong pa nila doon kay Erwin. Yan po yung name ng kasamahan naming lalaki na nakita ko sa taas. Nagulat pa ako noon nang makita ko siyang nandoon nakatayo sa mga staff toys. Tinawag nila ito at tinanong. Pero napakunot noo lang ito at sinabing hindi pa ito umaakyat. Doon na ako biglang napamura, Boss Van. Sobrang kilabot ko talaga noon. Pati nung nagdaang araw na nakita ko rin itong si Erwin. Sinabi nilang totoo daw talaga na minsan ay may gumagaya sa kanila sa store na yon. Naniwala na rin sila sa akin na hindi ko inisnab ang supervisor namin. Dahil hindi naman talaga ako ang nakita niya. Tumagal din po ako noon ng ilang buwan at na-assign na ako sa ibang store pagkatapos. Pero ngayon po ay tamang may bahay na lang ako ng makapag-asawa. Hanggang dito na lang po, Boss Van. Ako po pala si Franz, isang lady guard. Isa po akong lesbo. Pinanganak na babae pero may pusong lalaki. Naka-duty po ako noon sa isang mall. Closing po ako noon, kaya madalas gabing-gabi na ako kung makauwi. Okay lang naman sa akin dahil may dala naman akong motor. Itong karanasan ko po ay nangyari nang minsang mahuli ng sara ang pwesto namin sa mall. Sarado na lahat noon at kami na lang ang natitira sa loob. Habang nagliligpit sila noon, yung dalawang naiwang sales lady ay andun lang ako sa labas ng pintuan. Bawal kasi ako nung makialam sa trabaho nila. Habang ginagala ko ang tingin ko noon sa malawak na mall, ay may nahagip ako. Parang batang tumatakbo. Medyo madilim na sa bandang yon. At nakita ko lang ay ang puti nitong damit at ang mabilis nitong pagkilos. Halatang bata kasi maliit lang ang suot nitong damit. Binuksan ko noon ang flashlight ko at sinundan ko kung saan ito papunta. Tinawag pa ako ng isang sales lady noon. Dahil matatapos na raw sila, nagpapatulong lang doon sa bubuhatin. Pero sumaglit ako noon para hanapin yung batang tumakbo. Baka kasi kung saan ito nagsusumiksik at naiwan ng mga magulang. Pero hindi ko na ito nakita. Tinulungan ko muna noon silang magbuhat at sinara na namin ang pwesto. Sinabi ko sa kanila ang nakita ko at tinulungan nila akong maghanap kung saan ko ito huling nakita. Pinuntahan na rin namin noon ang isang guard ng mall. Tumulong na rin ito sa paghahanap. Tinatawag na nga namin ang bata, pero wala kaming nakita. Tinanong nila ako kung sigurado ba daw ako sa nakita ko. Sigurado po ako. Imposible naman kasing lumutang lang yung damit na yon. Hindi kami umuwi noon hanggat hindi namin nasisigurong wala na nga ang bata doon. Baka namalikmata lang din ako. Sinabi nung guard na tumulong sa amin na siya na lang daw ang bahala. At umuwi na kami. Kinabukasan noon, pagdating ko sa pwesto, ay agad akong nagtanong kung may nakitang bata. Wala daw. Nang uwian na noon, ay dumaan muna ako doon sa nakita kong pinuntahan ng bata. Pero yun kasi yung parte na wala na gaanong pwesto. Daanan lang yun papuntang food court. Hindi na mawala sa isip ko yung nakita ko. Hanggang sa mabalitaan ko na lang noon na may isang batang nahagip ng jeep. Nanggaling daw sila ng nanay nito sa mall at nabitawan niya ang bata nang hilain siya nito. Gusto daw kasi nitong bumalik sa mall. Nagpapabili ng laruan. Doon ko napagtanto na baka nga multo ng batang yun ang nakita ko.
Kapag naiisip ko to ay kinikilabutan na ako. Sana lang ay matagpuan na ng batang yun ang katahimikan. Pasensya na po kung medyo bitin. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Marami pong salamat. Hello po, Sir. Magandang araw po. Ako po si Manny, isang warehouse man. Nakatoka po ako nung magbantay ng mga supplies namin sa isang construction site. Doon na ako natutulog sa warehouse namin dahil madalas itong mawala ng materyales. Gumawa lang ako ng papag noon at nagdala ng unan at kumot. Sanay naman na akong matulog sa mga ganong klaseng higaan. Hindi lang ako sanay na walang kasama. Mag-isa lang ako noon at nasa kanya-kanyang barracks naman ang mga trabahador. Tinakot pa ako noon ng kaibigan kong gwardya na may nakikita daw siyang malaking tao sa loob ng warehouse. Tinawanan ko lang ito. Pero nang unang gabi ko noon ay hindi ako makatulog. Panay balikwas ko noon. Malamok na nga noon, maalinsangan pa ang pakiramdam ko. Kaya nagyosi muna ako noon saglit bago pina siyang matulog. Nakailang bangon higa pa muna ako noon bago dinapuan ang antok. Habang kasarapan na ng tulog ko noon, ay biglang lumundo yung papag na hinihigaan ko. Naalimpungatan pa ako noon at akala ko ay may pumasok na trabahador. Pero sobrang dilim at wala naman akong naaninag na tao. Kaya natulog ulit ako. Nang maramdaman ko noon na hindi ko na maigalaw ang katawan ko, pakiramdam ko ay may nakadagan sa aking napakalaking tao. Noon lang ako natulog noon ng nakatihaya. At diretsyong diretsyo pa ang katawan ko. Napamulat ako noon at wala naman akong nakita. Pero hindi ako makakilos. Nanlalamig din ako noon at takot na takot akong huminga. Nararamdaman kong yung nakadagan sa akin ay unti-unti ako nitong niyayapos. Pakiramdam ko pa ay inilapit nito ang bibig sa tenga ko at huminga. Doon ko lang napagtantong nakapikit pa rin pala ako. Pero naririnig ko na ang mahina nitong paghinga. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Alam ko sa sarili ko na binabangungot ako. Pero hindi ko magawang dumilat o magising. Nang biglang may nalaglag na maliit na bakal. Doon ako napabalikwas ng bangon. Pero ganun na lang ang kilabot ko noon. Nang makita ang sarili kong nakahiga pa rin sa papag. Nakikita akong nahihirapan akong kumilos. Yung pakiramdam na alam kong panaginip lang yon. Pero parang napakalalim nito. Na hindi ako magising-gising. Sakalang pumasok sa isip ko noon na magdasal at itaboy ang anumang gumagambala sa pagtulog ko. Nakailang ulit ako ng pagdadasal hanggang sa magising ako. Maliwanag na daw at ando na ang ibang manggagawa. Agad kong kinuwento sa kanila ang bangungot ko. Pero ang pinagtataka ko po ay wala man lang isa sa kanila ang nakikinig. At sa isang iglap ay biglang dumilim at nawala sila. Hindi pa pala tapos noon ang bangungot ko. Dahil sa bangungot ko, binabangungot ako. Parang nananaginip ako sa panaginip ko. Kaya akala ko noon ay nagising na ako. Pero hindi pa pala. Sakalang ako noon tuluyang nagising. Nang makarinig ako ng tilaok ng manok. Buti na lang talaga at hindi ako natuluyan. Sumunod na gabi noon ay nagpasama na ako sa isang trabahador na kakilala ko. Para dalawa na kaming mangilabot doon sa haunted na warehouse. Magandang araw po sa inyo, Sir Van. Sana po ay mabasa nyo sa channel nyo itong padala kong kwento. Tawagin nyo na lang po akong nene at nagbabantay po ako sa isang badminton court. Panggabi po ang duty ko noon. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Minsan po pagpagod na po ako dahil nakikipaglaro din ako sa mga customer ay doon na ako natutulog sa court. May silid naman doon para sa amin. Nagpaalam pa noon ang kapalitan ko na hapon na siya makakapag-duty. Di naman nakakatakot dahil may kasama naman ako noon na iilang trainer noon na nakikitulog din doon. Maaga pa kasi ay may customer na silang iti-training. Dalawa ang silid doon at ako ang umuukop pa sa isa.
Hindi ko alam kung bakit nung gabing yon ay parang napaka-creepy ng pakiramdam ko. Tulog na sila noon dahil sa pagod at ako ay naligo pa at nagtoothbrush sa banyo na medyo malayo din sa silid. Sobrang tahimik na noon ang court at mga yabag ko na lang ang naririnig ko. Nagulat na lang ako noon nang malapit na ako sa silid nang marinig kong bumukas yung shower. Sigurado akong nakapatay yon at wala naman akong nakasalubong na gagamit noon. Kaya binalikan ko pa yon para isara ulit. Doon pa lang kinikilabutan na ako. Nang nakatulog na ako noon, ay nagising naman ako sa ingay ng pagpalo ng raketa. Asar na asar ako noon dahil halos kakatulog ko lang tapos may naglalaro na agad. Nag-isip pa ako noon kung umaga na at nandyan na ang tinuturuan ng mga trainer na nakitulog sa court. Pero nang tingnan ko noon ang oras ay mag-aalas dos pa lang ng madaling araw. Akala ko nga ay naalimpungatan lang ako. Pero nang patulog na ulit ako ay narinig ko na naman yung paghampas ng raketa sa shuttlecock. Doon na asar na tumayo ako at sinilip kung sino ang naglalaro ng ganong oras. Ganun na lang ang pagtaasan ng balahibo ko nang makitang sobrang dilim ng court. Nakapatay lahat ng ilaw dito pero may naririnig akong naglalaro. Sunod-sunod po ako nung napamura at nag-sign of the cross. Agad na pumasok ako sa silid. Binuksan ko din yung ilaw. Nagpatugtog ako noon ng halos ikabingi ko na para lang hindi ko marinig ang tunog ng raketang hinahampas. Nakatulog naman ako noon at anong oras na ako nagising kinabukasan. Tinanong ko pa yung mga nakasama kong natulog doon kung may narinig ba silang naglalaro ng madaling araw. Wala naman daw. Ako lang talaga ang pinaramdaman ng kung anumang nilalang na yon. Basta simula nang nangyaring yon, hinding-hindi na ako muling natulog doon. Hello Boss Van, magandang araw sa iyo at sa lahat ng tagapakinig ng Malikmata Channel. Ako nga po pala si Emboy at dati po akong tanod. Itong karanasan ko ay pinasulat ko sa aking anak. Madalas kasi kaming makinig sa mga horror channels sa YouTube at isa ang channel nyo sa madalas naming mapakinggan. Kaya naisipan ko na rin ibahagi itong karanasan ko. Akala ng iba ay madali lang ang trabaho naming mga tanod. Pero para sa akin, halos kapareho lang din kami ng mga kapulisan. Kailangang bantayan ang peace and order ng aming barangay. At isa pa sa mga obligasyon namin ay ang panatilihing ligtas ang bawat mamamayan na naninirahan dito. Kami din ang unang nagre-responde kapag may kaguluhan. Isa sa mga pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan ay ang makainkwentro ng isang aswang. Isa po ang lugar namin noon sa bantog na pinaninirahan ng mga dayong aswang. Bukod kasi sa liblib na ito, ay malayo na ito sa bayan. Napapalibutan na kasi ito ng dagat at bundok na mabisang gawing taguan. Isang araw po noon, habang naka-duty ako sa barangay, ay may dumating na humahangos na lalaki. Sinasabi nitong namatay daw ang alaga nitong kalabaw. Nang puntahan namin yon, ay ganun na lang ang hilakbot namin ang makita ito. Wakwak na ang tiyan nito at wala nang mga lamang loob. Isa pa sa pinagtataka namin ay wala man lang dugo na kumalat sa idang dugo nito. Kinagabihan nun ay nagronda kami sa lugar na pinangyarihan nung namatay na kalabaw. May nababalitaan na rin kasi kaming may nangyayaring ganito din sa kabilang barangay. Kaya binantayan talaga namin kung ano o sino ang may kagagawa nun. Bandang mga alas 8 ng gabi ay nag-iikot-ikot na kami doon sa may palayan na kinaroroonan ng iba pang alagang hayop ng lalaki. Hindi kami noon nagpailaw at tanging flashlight at pamalo lang ang dala namin. Tatlo kami noon na nagbantay. Andoon lang kami sa madilim na parte na may malaking puno. Sobrang tahimik na noon nang makarinig kami ng mahinang pag-atungal ng baka. Para itong nasasaktan pero agad din tumahimik. Dali-dali namin itong nilapitan at tinutukan ng flashlight. At ganoon na lang ang takot namin nang makita ang isang itim na nilalang. Nakayuko ito at mukhang sinisipsip nito ang dugo ng kawawang baka
Natakot kami nang bigla itong tumingala sa amin. Itim na itim ang mukha nito. May mahabang tenga at matutulis na ngipin. Mahahaba din ang matutulis nitong kuko. Ang nakakapangilabot ay panaytulo ng laway nito na naghalo na sa dugo ng baka. Maliksi itong tumalon-talon palayo. Agad namin itong hinabol. Pero pumasok na ito sa kakahoyan. Maya-maya noon ay may narinig na kaming parang humahangos palabas ng kakahoyan. Agad gumapang ang takot sa katawan ko nang makita ang napakalaking aso. Ang akala namin ay hahabulin kami nito, pero tumakbo ito palayo. Hindi na namin ito hinabol at bumalik kami sa barangay. Medyo nagkagulo na doon sa pinangyarihan ng pagpatay sa alagang baka. Hindi mawala sa isip ko ang itsura ng aswang na yon. Kinabukasan po noon ay hinanap namin ang tinutuluyan nito. Isang kubo sa paanan ng burol, pero wala nang tao dito. May nakita din kami doong mga iilang buto ng hayop at isang banga. Nilalangaw na ang laman nito, kaya hindi na namin pinagnasa ang tingnan. Nag-abang pa kami noon sa bahay nito hanggang kinagabihan, pero hindi na ito muling bumalik. Ayun lang po Sir Van, pasensya at medyo maikli ang kwento ko. Pero sana po ay ma-narrate pa rin ninyo sa channel nyo. Magiging masaya po ako. Maraming salamat po.